Magandang araw, Pilipinas. Sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat sa bansa, alamin ang mga lugar na makararanas sa mga pag-ulan. Dulot ito mula sa forecast ng PAGASA. Patuloy pa rin umiiral ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang nakaaapekto sa kanlurang bahagi na lamang ng Luzon. Kaya naman asahan ang maulan na lagay ng panahon dahil dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, kabilang na rin ang Bataan. Magandang balita naman para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil iiral na ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero posible pa rin itong mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Samantala, nakataas pa rin ang gale warning sa kanlurang baybaying dagat ng Northern Luzon at ng Gitnang Luzon. Kabilang na rin ang Northern and Eastern Seaboards ng Northern Luzon at ng silangang baybaying dagat ng Gitnang Luzon, partikular sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batanes, Babuyan, Calayan, northern coast of Ilocos Norte, kabilang na rin ang Cagayan, Isabela, at Aurora. Hindi pinapayuhan pumalawat ang mga mangisda at may maliliit na sasakyang pandagat dahil sa maalon hanggang sa napakaalon na lagay ng karagitan. Para sa mas kompletong paghahanda, saan man ang lakad mo ngayong araw, narito ang forecast ng PAGASA sa piling lungsod ng bansa. Sa mga may naiplanong lakad sa Katbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at maging sa Tipolog, asahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero bago umalis ng bahay, importanteng magbitbit pa rin ang payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura posibleng maglaro sa pagitan ng 23 to 35 degrees Celsius. All good weather condition ang iiral din para sa mga kababayan nating mamamasyal sa Kabanatuan, Calayan Islands, Calapan, Dumaguete at sa Rojas. Pero posible pa rin ang mahina hanggang sa katamtama na pag-ulan pagdating ng hapon o gabi. Bago umalis ng bahay, importanteng magdala rin ng tubig upang maiwasan ang dehydration dahil temperatura posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. At yan ang latest mula rito sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay ng impormasyon. Ako si Patrick Abusun, magandang araw at mag-ingat po kayo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.